Magandang araw! Ako si Teacher Love at ako muli ang inyong magiging gabay para sa inyong pag-aaral sa araw na ito. Bago natin simulan ang aralin ay balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Ang komunidad ay binubuo ng pangkat ng mga tao na naninirahan sa isang buong na magkakatulad ang kapaligiran at physical na kalagayan. Ang komunidad ay binubuo ng pamilihan, paaralan, simbahan, pooklibangan, panahanan, at sentrong pangkalusugan. Ngayon ay dumako na tayo sa ating aralin sa araw na ito. Kilala mo ba ang iyong kinabibilangang komunidad? Paano mo ito mailalarawan? Ilalarawan mo ang iyong komunidad batay sa mga batayang impormasyon tulad ng pangalan nito, lokasyon, mga namumuno, wika, populasyon, kaugalian, at paniniwala. Ang aking komunidad, Taloocan. Taloocan. Ito ay isa sa mga bumubuo sa kalakhang Maynila sa Pilipinas. Mula sa salitang ugat na look, kaluok-luokan o kaloob-looban, na nangangahulugang pinakaloob na lugar. Ang Taloocan ay tahimik at maunlad na komunidad. Namumuno. Ang kasalukuyang namumuno sa lungsod ng Taloocan ay si Punong Lungsod o Kamalapitan. Bilang ng tao, ayon sa 2015 senso, ang Taloocan ay may populasyon na 1,583,978. Wika. Ang pangunahing wika ng karamihan ng mga ipinanganak at lumaki sa Taloocan ay Tagalog. Dahil ang iba sa mga ipinanganak at laki dito ay natututo ng ibang wika sa kanilang mga magulang. Kaugalian. Ipinagdiriwang ang Araw ng Taloocan tuwing Pebrero 16. Ito ang araw ng pagkakatatag ng Taloocan bilang isang syudad sa Metro Manila. Mahalaga ang mga batayang impormasyon sa paglalarawan ng isang komunidad dahil dito makikilala ang ating kinabibilangang komunidad. Kaya tandaan, sa paglalarawan ng komunidad na kinabibilangan, kailangang maipakita ang mga batayang impormasyon tulad ng pangalan ng komunidad, mga namumuno, bilang ng tao, wika, kaugalian, at kinaroroonan nito. Magaling! Binabati kita! Sana ay mayroon kang natutunan sa video na ito. Kung mayroong bahagi ng video na ito na hindi mo maunawaan, mangyaring makipag-ugnayan ka sa iyong guro. Paalam!